and you come through. Hey guys, welcome to my channel. I'm your baby boy. Ang baby mo. Ayan, so nandito na po tayo sa YouTube channel na to at maraming salamat po sa pag-tune in at sa pag-view. Ayan, so meron po tayo ngayong question. Ayan, so meron tayong tanong galing kay, itago na lang daw natin kay siya sa pangalang Angel. Ayan, so tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Angel. I'm 23 years old. Ask ko lang po, kuya. Baby boy, bilang isang lalaki, kapag ba sobrang complicated ng isang relasyon, may karapatan na ba mag-I love you sa iba ang isang lalaki? Pero di tinatanggap ang salitang closure. Thank you po. Ayan, so sobrang iksi ng tanong niya pero may hugot ang tanong ni Miss Angel. Paano ko ba sasabihin? Ayan, Miss Angel, ang yung tanong ay medyo mahirap sagutin, no? Pero alam ko na nasa sitwasyon ka ng buhay mo na may tanong at siguro ikaw ay nasasaktan. Hindi ko alam kung paano ko ba sasagutin yung tanong mo, pero ganito na lang para hindi ka, para maliwanagan ka. Sa inyong relasyon ay komplikado na yung sitwasyon. Hindi ko alam kung sino ang may mali at sino ang nagkulang o sino may kasalanan. Ngayon ay siguro kailangan nyo ng closure pero hindi pa kayo nakakapag-usap ng maayos tungkol sa inyong closure. Pero siguro yung isa ay nag-I love you sa ibang tao. Na hindi ko alam kung seryoso ba siya doon sa I love you niya. O yung I love you ba niya na binitawan niya ay totoo. Kapag ganyan yung sitwasyon na sa relasyon niyo, hindi na siya maganda, hindi na siya healthy. Kasi ang taong totoong nagmamahal ay hindi pwedeng mag-I love you sa ibang tao. Talagang ang isang lalaki na totoo pa ang pagmamahal sa iyo o sa isang tao ay hindi pwedeng mag-I love you sa ibang babae. Unless hindi na niya mahal ang karelasyon niya. Maring na doon pa siya sa sitwasyon sa isang relasyon na baka ay, sabi mo nga, komplikado, naguguluhan pa siya o meron siyang pinagdadaan na hindi maganda at siya ay nag-I love you sa ibang tao, maaring hindi na maganda or hindi na healthy yung relasyon ninyo. Kaya nga, sabi mo nga, komplikado na. Hindi ko maintindihan kung ano ba yung ayaw niya tumanggap ng closure. Kung siya ba ay ayaw makipag-break sa'yo o ayaw niya natapusin yung relasyon yung dalawa. Kasi kung siya mag-I love you sa ibang tao at meron siyang nararamdaman na pagmamahal sa ibang tao, bakit hindi pa niya tapusin yung kung ano yung meron sa inyong dalawa kung may mahal na siyang iba? Bakit ayaw niyang tapusin o putulin yung relasyon ninyo kung meron na siyang ibang nagugustuhan? At kapag ganyan na ang isang lalaki, nandoon ka na sa sitwasyon ng buhay mo na tama na. May closure man kayo o wala, nasa sarili mo kung gusto mo na itong putulin o kung gusto mo nang tapusin kung ano man ang meron kayong dalawa. Kung ayaw niya tumanggap ng closure, kung para sa sarili mo ay tapos na ang inyong relasyon at naipaliwanag mo na sa kanya lahat, ikaw na yung magdesisyon para sa sarili mo. Kasi kapag ikaw ay umasa sa sitwasyon na sa ganyang lalaki, sa ganyang relasyon, wala kang kasiguraduhan. Paano mamaya kung yung babae na ina-i-love-yuhan niya, mag-i-love-you to na rin sa kanya? Paano kung yung babaeng gusto niya ay magustuhan na rin siya? Iiwan ka na lang na
nandyan na lang. Eh, baka umaasa ka pa rin or meron ka pa rin something dun sa lalaki, sa boyfriend mo na nag-hold on ka pa at baka umaasa ka pa na at aasa ka pa sa wala. Ikaw din yung mahihirapan. Kung hindi mo na siya mahal at hindi ka na rin niya mahal, ay mag-usap kayo ng maayos at tapusin nyo na kung ano meron man kayo para free na siya makipag-I love you sa iba at ikaw pwede ka na rin makipag-communicate sa ibang tao. Pwede mo na rin hanapin yung sarili mo dun sa taong nakalaan para sa'yo. At hindi basta-basta binibigay yung I love you. Ang pag nagsabi ka ng I love you, ang I love you ay isang malalim na salita na hindi mo pwedeng basta-basta bitawan. O padali nating sabihin, pero hindi mo ganun, kung hindi mo kayang ipadama, kung hindi mo kayang iparamdam, wag na wag mo dapat binibigkas ng bibig mo. Wag na wag mo dapat sinasabi sa isang tao kung hindi ka sigurado, kung hindi ka seryoso, kung hindi ka totoo. Kasi may masasaktan ka kapag nagsabi ka ng I love you na hindi totoo. Kasi napakalalim ng salitang I love you at na hindi sapat ang salita lang, kailangan nakikita sa kilos at sa gawa at dapat nararamdaman. At yun, dapat ay hindi naman kasi ewan ko ba? Pero kapag ganyan na yung sitwasyon, ako na nagsasabi sa'yo na try to talk. Kausapin mo nang mabuti. At kung hindi siya makinig, ikaw ang magdesisyon para sa sarili mo. Kasi hindi pwede na ikaw, hindi pwede na yung lalaki ay mag-I love you sa'yo, mag-I love you pa dun sa isa. Hindi pwede na kung gusto niya na mag-I love you sa iba, tapusin na niya yung kung ano man meron sa inyong dalawa para mas maliwanag. At kung ikaw ay nakita mo na gano'n ang sitwasyon, hindi na siya maganda. Ikaw na mismo ang mag-desisyon para sa sarili mo at ikaw na mismo ang humanap ng solusyon sa mag-desisyon sa problema mo, sa sitwasyon mo. Huwag mo na siyang intayin kasi baka dumating sa sitwasyon na ikaw din lang ang mahihirapan. At yun lang. Kapag yung ganang sitwasyon, nag-cheat na siya sa'yo eh. Hindi na siya maganda. Niloloko ka na. Kasi talaga yung kahit nga makipag-chat lang, hindi na siya maganda. Kahit makipag-chat lang na ganito, ganyan, hi, hello, kumuha ng number, at kamusta ka na, gandang ganyan, ganyan, na may meaning. Hindi na siya maganda. Eh, paano pa yung I love you? Hindi na siya talaga maganda. Kaya, at saka, ang I love you, hindi ginojoke ng mga lala namin. Hindi na, pag kami nagsalita ng I love you sa isang tao, hindi siya joke-joke lang. At saka, kung joke man to, mayroon siyang meaning, may laman siya. Kahit na joke-joke lang o hindi seryoso or something na ganito, ganyan, mayroon pa rin siyang meaning. Kasi yung I love you, hindi mo pwedeng sabihin sa taong wala lang. At kahit na alam natin na ganun nga kalalim yung salitang I love you na sabi ko nga kanina, wag mo basta sasabihin. Pero once na nagsalita ka ng mga ganun bagay, may something. At kung hindi man interesado, may interest or is something special. Kaya wag na. Para diretsahin yung tanong mo, wala siyang karapatan, pero
na mag-i-love you sa iba. Kaya ikaw naman ang dapat mong gawin ay kausapin siya. At kung ano ba talaga, kung ano ba yung komplikado na meron, at kung ano ba yung closure na ayaw niyang tanggapin. Kung ikaw lang yung dapat pag I love you, honey. Ikaw lang ang dapat sabihin ng I love you. Hindi na dapat nag-I love you sa ibang isang lalaki. Kung gano'n man kakomplikado, gano'n man kagulo yung sitwasyon nyo, o kung hindi na maganda, tapusin nyo na. At para hindi ka na mahirapan. At yun lang. At wala na akong masabi. Kung meron man kayong pwedeng sabihin kay Miss Angel, ay pwede kayong mag-comment sa video na to. At yun lang po. At sa mga gusto mag-shout out, hi sa inyo. Shout out sa inyo. At wala na akong masabi. Hello po. Yan, maraming salamat po. At ako ay yung baby boy. Ang baby mo.